Ito po ang sumunod niyang sinabi. Ginagamit na argumento ng mga nangingilin ng Saba sa Bagong Tipan ay may banggit na ganito. Ang tanong, mga kaibigan, binanggit ba ang salitang Sabat sa Bagong Tipan para ipangilin ng mga Kristiyano noong unang siglo? Ipinagpapauna po namin sa inyo, walang talatang mababasa sa Bagong Tipan na ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo sa kanino mang tao na ipangilin ang araw ng Sabat. Ang malinaw po nating mababasa sa Bagong Tipan ay hindi nangilin si Kristo ng Sabat, bagkus ay sinira niya ito. Iyon po ang tuwiran niyang sinabi, ano, mga kapatid at mga kaibigan. Ang sabi pa nga niya ay, binanggit ba ang salitang Sabat sa Bagong Tipan para ipangilin ng mga Kristiyano noong unang siglo? Itinuwid na ho natin, hindi nga ho yun ang dahilan ng Seventh-day Adventist na kumot binanggit, kundi ipinapangilin itong patuloy. Kasi ang sabi po niya ay, binanggit ba ang salitang Sabat sa Bagong Tipan para ipangilin? Binanggito. Ito ang sagot natin. Binanggit ang Sabat sa Bagong Tipan bilang patunay na ito ay patuloy na ipinapangilin ng mga Kristiyano. Yan ho ang tama po naming dahilan. At ang sabi pa niya, ipinagpapauna namin sa inyo, walang mababasa ika sa Bagong Tipan na ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo sa kanino mang tao na ipangilin ang araw ng Sabat. Wala ho talaga tayong mababasa na ito ay ipinag-utos dahil ginagawa na nga po ito. Mamaya ay didiin ho natin kung ano ang puntos at para makita ho natin na mali ang mga taong nagsasabi na dapat ito'y mabasa na inutos na ipangilin. Ay, mahigpit na hong ipinangingilin ito ng mga tao. Si Kristo na nga yung napagbintang ang hindi sumunod . At talagang isa kayo sa nagbintang sa ating Panginoon. Mamaya ay malalaman po natin yan. Kung inyong mapapansin ay naglalagay siya ng mga verses sa screen pero hindi niya gaanong ipinaliwanag. May ganito pa siyang pananalita. Sabi niya, hindi nangilin si Kristo ng Sabat, bagkus sinira niya ito. Sa mga katuwid, hindi pwedeng ikaila. Ang mga iglesia ni Kristo ay naniniwala na si Kristo ay sumira sa araw ng Sabat. Sabihin, nilabag niya ito. Tingnan, makatuwiran kaya na sabihan natin ang ating Panginoon ay manlalabag sa kautosang Sabat. Gayong alam natin at kay naniniwala na ang kautosang Sabat na ito ay binigay ng Diyos para sa mga Hudyo, Israel. Ang ating Panginoong Hesukristo ay Hudyo. Lumalabas ito ngayon, ayon sa paniniwala at doktrina, si Kristo ang tanging Hudyo na masuwayin sa kautusan na ibinigay para sa kanina. Lalo na't naniniwala kayo na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Hindi lumalabas, siya ang pinakamakasalanang Hudyo sapagkat sinira ang kautusang Sabat na alam nyo namang para sa mga Hudyo. Gusto kong makarinig ng paliwanag sa inyo sa mga susunod po ninyong mga pagtalakay. So, ang tanong natin ngayon, saan ba hinango ng mga Pariseo at mga Eskriba at mga Hudyo ang bintang nila na ang Panginoong Hesus ay lumabag sa kautusang Sabat? Dapat alamin po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kaibigan, bayan natin sa pananampalataya na mayroon pong pinagbabatayan ang mga Hudyo, matatandang Hudyo, kung papaano nila sinabi na si Kristo ay lumabag sa kautosang Sabat. Dahil ito ang challenge natin. Magbasa kayo mula Genesis hanggang Apokalipsis, wala kayong mababasa na yung pagpagaling ng Panginoon sa araw ng Sabat ay isang paglaba. Maghanap po kayo ng talata mula Genesis hanggang Apokalipsis na bawal magpagaling sa araw ng Sabat. Wala ho kayong mababasa. Manapa, tuturuan ho namin kayo para sa susunod na maglalabas kayo ng video para sa Seventh-day Adventist. Titiyakin po ninyo at medyo bibigatan ninyo ang inyong argument. Mga kapatid at mga kaibigan, ngayon, saan at ano ang pinagbatayan ng mga Hudyo para sabihin nila na si Kristo ay lumabag at sinira nga talaga ang araw ng Sabat? Para naman ay magkaroon ng bigat yung inyo pong argument, ika nga. Hindi lang sa mga kaibigan nating Iglesia ni Kristo, pati sa mga dating dan at iba pa na ganun din ang paniniwala. Ito ho, para po sa kaalaman ninyo, meron pong iba't ibang mga tinatawag na mga tradisyon ang mga Hudyo. Meron po silang mga iba't ibang mga aklat. Ito po ang listahan. Hindi lang ho ito. Ito lang yung pangunahin
mga aklat na ginagamit ng mga Hudyo. Meron silang tinatawag na The Book of Tradition, meron silang tinatawag na Jewish Book of Customs, may tinatawag silang The Oral Torah, meron silang Mishnah at Talmud. Marami pa po yan, mga kapatid. Ito yung mga pangunahin. Ngayon, bakit ko ginagamit ito? Sapagkat, mga kapatid at mga kaibigan, dito hinango ng mga Hudyo ang kanilang basihan na ang ginawa ng ating Panginoon ay paglabag sa araw ng Sabat. Kaya medyo lalalim-laliman ho natin ng kunti. Ano? Hindi yung ura-uradang nagbibigay tayo ng interpretasyon. Magkakamali tayo. Magiging ano tayo, kalaban ng ating Panginoong Jesucristo at magiging kakampi kayo ng mga kalaban ni Kristo na nagsabi na siya ay sumira sa araw ng Sabat. Dahil pag binasa po ninyo yon, ang nagsabi at ang mga salitang iyon ay lumitaw mula sa bunganga ng mga kalaban ni Kristo at hindi galing sa bibig ng mga alagad ng ating Panginoon. Tanging inirecord lamang po ito ni Apostol Juan. Ngayon, ano sa aklat na ito ang pinagbatayan ng mga Hudyo para sabihin nila ng Panginoon ay sumira sa kautusang Sabat? Ito po ay sa aklat ng tinatawag po nating The Book of Mishnah. Sa chapter 2, ito ay madali hong ma-search. Type nyo lang, Mishnah, chapter 7, verse 2. Nandoon po ang mga alituntunin nila at paano po nila pinahigpit ang pag-observe sa araw ng Sabat na hindi mo mababasa sa buong hawak nating Biblia ngayon. Basahin ko po. Ang sabi po dyan, a great principle they stated in respect to Sabbath. Anyone who forgets the fundamental law of Sabbath and performs many labors on many Shabbatot is liable for only one sin offering. One who knows the fundamental law of Sabbath and performs many labors on many Shabbatot is liable for a sin offering for each and every Shabbat. One who knows that it is Shabbat and performs many labors on many Shabbatot is liable for every primary labor. One who performs many labors belonging to the same category is obligated for only one sin offering. So pinapaliwanag dito ang mga pagkakasala o pagkakamali or violation sa araw ng Sabat para mapatawad ay meron pong offering or sin offering, handog para sa kasalanan. Ito po ang sabi ng kasunod. The primary labors are 40 less one. Ito po, sowing, plowing, reaping, binding sheaves, threshing, winnowing, selecting, grinding, setting, kneading, baking, shearing wool, bleaching, hacking, dyeing, spinning, weaving, the making of two loops, weaving two threads, dividing two threads, tying and untying, sewing two stitches, tearing in order to sew two stitches, capturing a deer, slaughtering or flaying or salting it, curing its hide, scrapping it of its hair, cutting it up, writing two letters, erasing in order to write two letters over the eraser, building, tearing down, extinguishing, kindling, striking with a hammer, and carrying out from one domain to another. There is a 40 primary laborless one. Mapapansin po ninyo yung napakarami po na kasalanan o paglabag na kanilang ay inilagay para sabihin na na nalalabag o nababayolate ang Sabat. Tanong, saan kaya doon yung ipinaratang ng mga Hudyo sa ating Panginoon? Saan dito sa Book of Mishnah ang nalabag ng ating Panginoon? Mapapansin nyo dito sa last part ay nakasulat po dyan yung carrying out from one domain to another. Bakit? Tingnan nyo, idugtong muna natin itong maiksi na lang. Sabi po rito, they also stated another general principle, whatever
is fit to store, and people generally store things like it, and one carries it out on Shabbat, he is liable for a sin offering on its account. But whatever is not fit to store, and people do not generally store things like it, and one carries it out on Shabbat, only he that stores it is liable. So, ang isa sa nalabag ng ating Panginoon po dito ay mababasa natin sa konteksto ng aklat ng Juan na ginamit ng ating mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Basahin natin mula sa verse 11 hanggang 18, same chapter. Chapter 5 pa rin ng Juan ay ganitong ating mababasa. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin ay siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Verse 12, tinanong nila siya, sino ang taong sa inyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Okay, may idea ho tayo, no? Sabi ng verse 13 to 14, ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo. Nakita sila uli, ano? At sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Ito yung sinabi ng Panginoon doon sa kanyang pinagaling. Eh natural, malalaman ng pinagaling na ito yung nagpagaling sa kanya. Kaya sabi ng 15 at 16, umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sama. Kung mapapansin nyo doon sa unang talata, ano, sa 11 at 12, eh andoon yung sentro ng argument eh. Sino ba sa'yo nagsabing, buhatin mo ang iyong higaan? Eh, kung sinoan niya yung nagpagaling sa akin, di yun ang nagsabi sa akin. Sa makatawid, yung puno-puna na sa kanya is yung sinabi ng Panginoon na buhatin mo yung iyong higaan at umuwi ka. Eh kasi nandun sa Book of Mishnah, carrying one thing to another, maglipat ka ng isang bagay papunta sa ibang lugar sa araw ng Sabat, ay bawal sa kanila yon. Alam niyo po ba, kahit natanungin niyo yung mga Hudyo ngayon, yung panyo mo na nasa kaliwa, kaliwang bulsa mo, pag araw ng Sabat, huwag mong ililipat sa kanan. Sa kanila, mali yon. Sa madaling salita, ang bintang nila na paglabag ng ating Panginoon ay galing sa kanilang tradisyon at yung pong paglilipat ng o pagbuhat ng higaan. Kaya kung itutuloy ho natin yung talata, ay dyan po nakabase at dyan po ang context na tinatawag natin. Sabi sa talatang 17, natapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Dahil dito ngay, dyan na yung bintang na hindi iniadyam ang konteksto. Dito na yung binanggit sa talatang 18. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Dito ay naging dalawa na ang paratang nila na nilabag ng ating Panginoon. Sinira ang Sabat, papaano sinira? Dahil inutusan ng Panginoon na buhatin ang iyong higaan, which is bawal sa kanilang tradisyon. Saan mababasa? Book of Mishnah, chapter 7, verse 2. Tuloy-tuloy po iyon. Sa madaling salita, itong bintang ng Iglesia ni Kristong ito, hindi ho nila naiintindihan ang pinagsasabi po nila. Ganon din yung ibang mga mananampalataya. Kasama ho kayo roon. Pagtutulog sa inyong Adventist sa usaping Sabat, mabibigo kayo mga kapatid dahil pinag-aralan po namin mabuti yan. Bakit? Aba, kung wala na at lipas na yan, anong gagawin namin dito? Hindi pare-pare tayong maglinggo. Nagtataon lang na maingat po kami sa pagsusuri ng mga katotohanan. Kaya hindi po kami naging kalaban ng Panginoon na binibintangan siya na yung ginawa niya ay paglabag. Wala ho sa Biblia yung bintang nila. Kaya kayo, pagka naniwala kayo na sinira ni Kristo ang Sabat, kasama kayo sa nagbibintang at ang inyong batayan ay wala sa Biblia. Ituloy po natin yung kanyang mga sinasabi para lalo pong gumandang ating pag-aaral. Ito po ang isa pa sa kanyang tinuran.